It's me, Kim, your trucaholic girl and calf fashionista girls. And yes, for today's video is gagawa tayong another DIY galing sa ating t-shirt. So before that, I would like to say thank you sa aking mga new subscribers and thank you din sa lahat ng nanonood ng aking DIY tutorials. And also, merong nagpadala sa akin ng PR package from Luviros. Got this bag and also a shades. So meron siyang lagayan. And yeah, tinanggal ko na kasi ginamit ko siya eh. And this one is a baguette bag. So meron siyang another extra sling. I will gonna open this one from sabi natin legit. Very worth it. Worth it yung bag ng Luviro, guys. Grabe, ang social. Sinong magsasabi na tatak Luviro yarn? So this one is from Luviro. Other one, I love baguette bag. So this one is very, yeah, I really love this kind of bag, girl. By the way, you can use my fun code LOVEYKIMR8 to get 25% off discount when you purchase. So dun kayo sa influencer speak para magamit yung code na yon, kasi ang laki ng discount, girl. 25%, san ka pa, diba? Ang daming magagandang clothes nila doon. Also, the bags, shades, accessories. I got it all for you. And, yun na nga, without further ado, simulan na natin yung ating DIY. Let's get started! First thing to do is, magme-measure muna ako ng guide dito sa side na to. So, I'll get a 17 inches width for this part. And yung length ng gagawin kong top is 14 inches. Next is, magmamark lang ako sa part na to kasi ito yung way para ma-form ko yung final size and width for my top. And to get the center point, so ginawa ko, hinati ko yung 17 inches, so 8 3/4 inches yung ating magiging guide for the center. So, next is, after ko siyang markahan, puporma ko dito ng line dito sa aking center. And the next thing to do is, magpuporma ko sa side na to ng straight line na may habang 7.5 inches. Also, on this side, I'll gonna mark it 7.5 inches to have my own guide. And also, I'll gonna form a diagonal line dito sa side na to ng 8 inches. So, it's up to you. Depende kasi yan sa magiging sizes mo. So, dun magmamatter yung sizing mo in a way to create your own style or top or any design that you want. And also, gagawa ko ng armhole sa side na to. So, minisure ko lang yung armhole ko. And using my French curve ruler, pinorm ko yung armhole dito. And syempre, minasure ko muna yung armhole ko. So, bale, 8.5 inches yung magiging measurement sa side na to. After that, I'll gonna use a curve ruler to form the side of my top. And dahil medyo stretchable yung fabric ko, so kailangan kong magbawas ng aking width. So, nagbawas ako ng 0.5 inch bawat side. Then after that, I'll gonna use this curve ruler to form the side of my top. The next thing is from 7 inches na kanyang length. So magmamark ako dito ng half na straight line. And also, I'll gonna use this curve ruler to form this side. Mas maganda kasi pag merong forma yung gagawin natin clothes. The next is gugupitin ko na tong side na to. So lahat ng tinuro ko, yan, gugupitin ko to. Then after that, itong bawat sleeve na to is magagamit pa for my interfacing. So, kailangan natin ng medyo makapal-kapal sa top natin, sa upper part, dahil, alam mo na, medyo manipis, ganun. So, kailangan talagang meron siyang interfacing or lining. After that, pinold ko lang siya ng centerfold kasi nga hahatiin ko to sa dalawa, sa side na to. And yan nga, ganyan lang yung gagawin ko. So, and yung bawat sleeve na kinating ko kanina, so ilalagay ko lang to dito yung sa front side ng damit ko. So dapat dalawa yung magawa natin, copy paste lang yung way to create a new one. And also, the other side sa
damit natin yung sa front side. So, magkaka-paste din ako nito dito sa aking tinanggal na sleeve. Then, I pin everything sa side na to kasi kailangan ko munang tahian tong part na to. So, itong sa side na to, dito ako magtatahe. Don't forget to face each fabric on the right side. So, dapat nakaharap sila sa right side ang bawat isa. Kasi sa wrong side tayo magtatahe. And after that, babaliktarin na natin siya sa right side. And dahil meron akong nakitang isang ring sa ukay, so gagamitin ko siya to create a style for my top. So ang gagawin ko is dapat i-insert ko tong bawat side ng fabric nito dito sa ating ring. And dapat ganito yung magiging kalalabasan ng gagawin nating style dito sa front side. And also, yung ring pala na nakuha ko, pwede ko siyang i-open kasi hindi naman siya totally naka-close on each other. And yan na. Next is, ikakabit ko na tong aking top. So, bawat side nito, tatahian ko na yung bawat side seams niya. And this part, also this upper part, and also this side, ito yung tatahian natin. And don't worry, I overlock stitch sa bawat side nito. Gumamit ako ng zigzagger na sewing machine, so hindi ko na siya napakita sa inyo. And magpo-fold ako dito ng bias fold sa hemline na to, and also dito sa side na to. Now I'm going to cut a 1 inch na lapad. And also yung length niya, magmamatter din sa kung gaano kahaba yung paglalagyan natin ng bias fold. I just connect all together those nakat kong fabric, then kinabit ko na siya doon sa aking ginawang top. And kaya nag-bias fold ako sa bawat raw edge nito para mas malinis tingnan yung ginawa nating top. And ganito yung magiging kalalabasan niya dito sa ating raw edges. And also sa side na to, ifo-fold ko lang siya. Kasi dito ko ilalagay mamaya yung aking ring. So I fold it into 2 cm only. So bawat side yan sa front side ng ating top. Next is i-insert na natin yung ginawa nating fold kanina sa front side. So i-insert natin siya dito sa ating ring. Medyo nahihirapan ako sa part na to kasi matigas yung ring na nakuha ko. Hindi ko lang din sure kung available yung ganitong ring sa Shopee. But we'll try to check it. Kung meron, ilalagay ko na lang sa description box yung link. Next is, gusto ko mag-add ng strap sa part na to. Parang style niya rin. So, meron pa tayong sobrang tela. So, magka-cut ako dito ng 17 inches length and yung lapad niya is 2 inches. And next is tatahian ko tong side na to dahil naman isang side lang yung tatahian ko kasi nga yung kinat ko kanina is meron na siyang side seam. So baga natahi na sa gilid niya. So less hassle na, diba? After that, babaliktarin ko na siya sa right side. And I'll gonna fold this part also kasi maglalagay din tayo dito ng ring. I mean, ilalagay natin siya sa ring later on. And ayan, i-add ko siya sa ring ngayon para pang dagdag style niya rin. Then, yung kanyang raw edge dito sa pinakadulo niya, ikakabit na natin sa backside. So, tatayan ko lang tong part na to dito. And this is the last thing to do para sa ating top. And next, proceed na tayo sa ating skirt. So, I'm gonna cut this upper part na to. And dahil medyo malapad to, pwede pa siyang gawing skirt. So, magdadagdag lang ako ng length dito dahil medyo maiksi siya, diba? Kita naman natin yung sobra, maiksi talaga siya. So, nagmark pala ako dyan ng 14 inches width. So, yun yung magiging base ko sa aking waistline and also yung length nito. Dahil 13 inches lang siya, diba? Napakaiksi. So, yung other side na to sa pinagupitan ko, i-add ko siya dito sa upper part. So, ito yung magiging magsisilbing waistband niya.
para naman madagdagan yung length ng gagawin nating skirt. So, it's up to you kung gaano ka ba yung gusto mong skirt, but for me, this is not very so mahaba. Napaka-iksi lang talaga. So, ganun. Basta kung ano yung measurement ng yung waistline, ganun din yung magiging measurement ng gagawin mong waistband. And syempre, tatahian muna natin yung bawat row edges nito para makonnect na natin everything. Ito na yung pinakahuling part eh. Napakadali na naman kasi gawin yung skirt. Kahit siguro wala kang experience sa pananahe, napakadali lang gawin yung skirt, girl. And okay lang naman fix size siya kasi stretchable tong part na to. So ngayon, ikokonnect ko na tong waistband na to dito sa upper part para madagdagan na yung length ng ating skirt. So, kailangan ko talagang i-pin lahat to para naman magkasya yung tela natin. And remind lang kita na gumamit pala ako ng zigzagger na sewing machine dito. And nag-zigzag stitch ako kasi nga stretchable to and masisira yung fabric natin kung hindi zigzagger yung gagamitin ko. So, ayan, ganyan, diba, nag-stretch siya and hindi na pipigtas yung sinulid. So, I am now ready to slay this DIY na nagawa ko. And that's all for today, guys. And kung bago ka pa lang sa akin channel, don't forget to subscribe and hit the notification bell para ma-notify ka every time na may mga bagong DIY tutorials tayo. Kasi every week nga ba, medyo busy lang talaga ako lately, but if ever na hindi ako busy, every week tayo gagawa ng DIY tutorial for you. And kung gusto niyo makabail ng ganitong beads, accessories, itong aking bracelet, itong necklace ko na gawa sa beads, so you can follow the Facebook page of Daily Day. Ang daming beads accessories nila doon. All are nice, all are good quality, and what I love their products kasi napaka-affordable lang niya, girl. And also, pwede kang magpa-customize ng gusto mong style. So, yun lang, and see you in my next video. So, have a good day, God bless, and bye-bye!